تعال بیونه باشه. Hindi ko pinagdadamot yung pagpapatawad, Day. Ang pinakamalaking kasalanan lang naman niya, mahalin ako. Minahal ko rin siya noon. Binigay ko ang lahat sa kanya. Niloko niya ako. Iniwanan. Pero bumawi naman siya bilang mabuting ama kay Miko. Sa kabila ng lahat, nagmahal lang siya. Sa bandang huli, ako pa rin yung inisip niya. Ang mabuo kami ni Natoy. Maliman yung pamamaraan niya. Nagmahal lang siya. Ate girl, pasensya ka na talaga ha. Sorry talaga, pero hindi kita kaya tulungan. Fugitive ka na ngayon. Buti sana kung dati. Eh alam mo naman, nung hiniwalayan ako ni Roger, binawi niya yung apartment. Nakikitira lang ako sa pamilya namin. Baka madamay pa yung magulang ko. Magkaibigan tayo. Tulungan mo ako, Sally. Clara, kinonsinti kita sa lahat ng kagagahan mo, pero umatay ka na ng tao eh. Ayokong madamay sa'yo at ayokong madamay ang pamilya ko. Hindi! Hindi pwede! Sally! Hindi pwede, Clara! Sally! Hindi pwede! Sally! Sally, hindi! Sorry! Sally, wag! Clara, umalis ka na! Sally! Sally, buksan mo ang pinto! Sally! Umalis ka na! Sally, tulungan mo ako! Sally! Clara, umalis ka na dito! Wala kang utang na loob! Ay! Sally! Babalikan kita! Sally, buksan mo ka! Hello, mamang polis! Oo! May nagwawala dito sa labas ng bahay namin, mamamatay tao! Si Clara Sabaliego! Babalikan kita! Pumunta na kayo dito ngayon, polis! Wala kang utang na loob! Polis! Kayo? Sige na, kung ano kayo. Bebs, sandali. Akin na muna to. Okay? Bakit? Ikaw ba kumain na? Ano bang gusto mo? Milk? Breads? Sopas? Ano gusto mo? Bebs, juice? Kumain na ako. Okay na ako. Gusto kong maasikaso yung mga bisita dito. Ayun na nga, Mars. Pwede bang kami na lang ang bahala? Tapos ikaw, medyo umupo ka naman. Relax ka lang ng konti, oh. Sige na, kanina ka pa eh. Tama. Salamat mga Mars, Bebs, ha? Pero gusto ko lang din kasi talaga gawin to eh. Oo nga, nagdudumi tayo. Gusto mo nga gawin to. Pero Bebs, pwede mo naman iuto sa amin ang lahat ng to. Ano ko ba, kahit ano gagawin namin para sa'yo. Kahit kaliskasan namin yung klarang yung buhay na yan. Ako, sinasabi ko sa'yo. Sumo ngayon na. Oo, kakaliskasan ko talaga. Ano, para sa'yo. Teka, si Nathan ba, nakauwi ba sila ng maayos ni Naper lang? Alam niyo, hindi ko alam kung tama ba na pinauwi ko sila dun sa bahay ni Nanatoy. Habang abala ang lahat sa lamay ni Jaime. Tapos si Clara, hindi pa nahanap. Alam mo, Mar, safe na safe sila nakauwi. Pinapakita ko nga sa kanya. Siya. Nag-text na. At nangangako si Nanay Tetay na babantayan niyang parang bulldog yung bata. Yes. So, okay ka na ba? Siguro naman ngayon, by this time, payag ka na. Madam mode ka tama muna, Mars, ha? Oh, kami mo nang bahala nang makarelax ka naman. Maging healthy at safe naman yung inaanak number 2 namin at ikaw. Tama, baka nakalimutan yung may baby dyan sa loob, buntis siya. Hindi naman. Huwag ka na. Ikaw magpahinga sa dito. Sa laki niyan, makakalimutan mo. Tetay, ano ba naman? Asan yung gatas? Ang tagal. Ito na po, Doña Perla. Nako, alam mo ba, Perla? Hmm. Akala ko eh, yung pang-aagaw lang ang kinatoy ang alam ng babaeng yun. Yung pala matagal na pala siyang isip kriminal yung babaeng yun. Sinabi mo pa, kaya ako, si Nathan, hindi ko palalapitin din sa Clarang yan. Kahit sabihin pang siya yung nanay. O baka mahawa pa yung alaga ako sa kasamaan ng ugali niyan. Isa ka pa!
ilang beses na nakuha ni Clara si Nathan. Kasi kung ano-ano yung inuuna mo, alam mo, sa tutuusin lang, mas mabilis akong kumilos sa'yo. Huh? Talaga? Oo. Hindi kaya. Eh, mas makupad ka pa kaya sa pagong. Alam mo, Perlita, sasabihin ko kay Nathan na huwag niyang tularan ang masamang ugali ng nanay niya at isama niya yung yaya niyang adelantada. Adelantada? Ako? Oo, ako talaga? Hindi, ako. Ay, nako, kung adelantada ako, edi sana inako ko na pati gawain mo para ako ang bida dito. Diba? Hindi ka lang matanda. I'm so sorry, Jaime. Hindi naging mabuti yung huli natin pag-uusap. Hindi ko naman alam na may pinagdadaanan ka pala. Hindi ko alam na may sikreto ka palang tinatago na magiging dahilan ng pagkamatay mo. Sana sinabi mo sa akin. Natulungan sana kita. Natulungan sana kitang magbago. Natulungan sana kitang sabihin kina Irene ang totoo. Pero wala. Huli na ang lahat. Pero ngayon, hindi kita makakalimutan. Daddy Pards, alis muna, ha? Saan po kayo pupunta? Sa malayo, anak. Mahal na mahal kita, anak. At kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Baby ko. Seryoso ko ba talaga? Sa gitna ng lamay, gusto mo nang umuung ganyan? Ano ba naman to, Mars? Ano ba yan, Ray? Hindi nilulugar yung sarili. Ano? Si Miko. Ah, sorry, Mars. Lapitan nyo. Uli ka, hindi. Miko boy, gusto mo ba ng food? Anything to drink? Baby Miko, namimiss mo ba ang daddy parts mo? Ah, buka muna, Miko boy. Alam mo, siguro dapat ipag-pray mo na ang daddy body mo gumaling na.
Tapos, isahan mo na yun sa prayers mo. Sana kung saan man naroon ang daddy parts mo, sana peaceful siya. Juan. Ito na, wala na. Raybong. Hey, kamay! Alam mo ba? Kung anong ginagawa ko pagka nalulungkot ako. Minsan, nagsasayaw ako. Kumakanta. Nag-skydiving, parachuting, surfing, golfing, lahat ng mga sosyal. Yan ang ginagawa ko kasi yun ang happy ako eh. Gusto kong magkawaladas ng pera eh. Ikaw ba? Anong gusto mong gawin? Pagka malungkot ka. Naglalaro po at saka nagdo-drawing. Oh! Eh, yun naman pala, baby Miko eh. Eh, di mag-drawing ka? I-drawing mo yung mga magagandang alaala ninyo. Diba? Ng pamilya mo. Dali yung mag-drawing ka! Ang mga baby ko. Cool! Lola Nay, paabot po ako ng bags. Thank you po. I-drawing mo kaya si Raybong para mas masaya. Sama mo ako dyan, ha? Drawing mo kami. Slagyan mo ng puno, ha? Huwag lang basta bilog, ha? Baka mukhang itlog yung do-drawing ko. Hindi ka nga. Sige nga, tingnan nga natin. Ay, pud-pud na. Palitan mo na ulit. Tapos na! Ang galing. Sino ba yan? Sino yan? Ito po si Daddy Buddy, si Mama, ako po, at saka po si Baby Nathan. Oy, akala ko ako na yun eh. Ang ganda naman. Ito si Tito Raybong. Ito. Ito kasi Tito Raybong, di ba? Ang galing. Ang galing. Nasaan kaya ako dyan? Maaliwala sa mukha niya. Ibig sabihin, anak, tahimik ang kaluluwa niya. Kasi pinatawad mo siya. Nay, hindi natatapos doon ang lahat. Tanggap natin ang pagkamatay ni Jaime. Pero hindi pwedeng walang managot. Si Clara. Kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan niya. Para sa ikatatahimik ni Jaime. At sa ikatatahimik nating lahat. Kayong tumatakbo dyan sa isip mo. Bakit nangyayari lahat to sa atin? Meng, ba't nga ba nangyayari to sa atin? Mabait naman tayong mga tao. Mabait na tao si Irene. Hindi siya dapat pinaparusahan ng tadhana ng ganito. Malalampasan niya rin lahat ng ito. Malalampasan natin ito. Matatag ang pamilya natin. Matatag si Aileen. At hanggat nararamdaman niya ang maraming sumusuporta at nagmamahal sa iyo, hindi mababasag ang puso niya. Goy, tara na. Umuwi na tayo para makapagpahinga na tayo. Okay lang po ako, Tito Pe. Gusto ko po bantayan si Daddy Parts eh. Alam mo, Miko, hindi mo na dapat bantayan ang Daddy Parts mo. Kasi ang totoo, siya na ang nagbabantay sa'yo ngayon. Siya na ang guardian angel mo ngayon. Guardian angel? Ibig po sabihin, nandito po siya, Tito Pe. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko po siyang hintayin. Alam mo, Miko, hinintay ko rin yung tatay ko dati. Bata pa lang ako nung namatay siya. Ang tagal-tagal ko siyang hinintay nun. Kaso hindi siya dumating.
Kaya sobra ako nalungkot nun. Pero, Miko, alam mo na isip ko? Dapat pala hindi ako nalungkot. Kasi, di naman pala siya nawala eh. Nandito pa rin siya. Nandito siya sa puso ko. Kaya ikaw, Miko, hindi ka na dapat malungkot. Dapat lagi mo iisipin na nandito lang yung tatay mo. Binabantayan ka at minamahal ka. Nandito lang rin siya sa puso mo. Hinding-hindi ka niya iiwanan. Okay? No, tara na. Uwi na tayo. Mo na akong sinaktan, tinraidor, pinisikal, pinaliwala. Ay, Mira, hindi porket pinagluluksa ako si Jaime, eh pwede ka na umiksena. I can handle my grief and my alcohol. Ate, pabili ho ng monay, dalawa. Tapos yung soft drink na malaki, please. Ito po. Pakibalot ho. Nay, alis na ako! Anak, ingat ka. Alam mo naman sa panahon ngayon. Oh, Nay, ang OA mo. Anong OA? Tinan mo nga dito sa dyaryo buntis na naksak ng bote. Bayad ho. Tsaka may nakausap ako kaninang pulis, anak. Sabi daw, may buntis daw dito na wanted. Dito na katira sa atin. Kaya anak, mag-iingat ka, ha? Sige na po, alis na pa ako, Nay. Oh, ingat, anak. Salamat po. Miss! Miss! Bakit po? Suplin niyo po. Hindi na bali. Nagmamadaliw ako. Si Clara sa Maniego ho. Siya ang pumatay kay Jaime. Nakita niyo ba ang pangyayari? Natagpuan ho namin si Jaime ang duguan sa labas ng bahay namin. May nakatatakong basag na bote sa tagalira niya. Ang sabi niya ho, si Clara ang may gawa. Agad ho namin siya itinakbo sa ospital. Dahil ho sa komplikasyon sa pagkakasaksak sa kanya, namatay ho siya.
Huwag ko kayong tumigil hanggat hindi nyo nahahanap ang babaeng yun. Dahil kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan niya. May report ko kami natanggap na may nakakita kay Clara Samaniego sa ospital. Kung saan nakakonfine si Jaime Agoncillo. Pagbibigay alam ko agad namin sa inyo ang mga development, Mrs. Sige. Salamat po. Hello? Okay, sige, sige. Ang misis natuntun ho ang bahay ng suspect po. Sisiguraduhin namin mahuhuli namin siya. Let's go. Toy, matutuntunan nila si Clara. Mabibigyan na tayo ng hustisya. Ang pagkamatay ni Jaime, ang lahat ng ginawa sa atin ni Clara. Atoy, kailangan kong bumangon ka na. Natoy, kailangan kong lumaban ka. Atoy, kailangan kita. Natoy. Natoy.